Tanggapin mo na, Flora. Saad naman ni Lloyd bago ngumiti sa ginang. Bilang kabayaran na rin sa lahat ng naitulong mo sa amin ng pamilya ko. Tanggapin mo na ito, Flora. Kung nahihiya ka, isipin mo na lang na ikakaltas namin sa sweldo mo lahat. Pero halimbawa lang yon, hindi naman talaga namin gagawin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nay, sigurado ka na po ba sa desisyon mo? Agad na natigil si Flora sa pagsasalansa ng gamit nang marinig niya ang tanong ng panganay niyang anak. May mababakas na lungkot sa mga mata nito nang magkasalubong ang tingin nila sa isa't isa. Malungkot naman na gumiti si Flora sa anak niya bago marahang tumango sa tanong na to. Kailangan ko anak, sagot niya patungkol sa pagtatrabaho niya sa Maynila. Kitang-kita ni Flora ang pangingilid ng luha sa gilid ng mga mata ng anak niya, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mag-iwas ng tingin. Pinagpatuloy niya na lang ang pagsasalansan sa mga gamit. Baka po magbabago po ang isip niyo na eh. Alam ko pong gagawin niyo lang yun dahil nakukulangan kayo sa sinusweldo ni tatay. Huwag na po kayong umalis na eh. Kaya ko naman po magtrabaho. Kaya ko na pong magbanat ng buto. Hindi pwede anak. Sagot nito sa kanya bago tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa anak. Mag-aaral ka rito. Hihintayin mo ako. Pag-aaralin ko kayo mga anak. Pero, paano si Michael? Tanong nito na animong humahanap lang ng dahilan para mapabago ang isip ng ina. Nay, masyado pa pong bata si Michael para iwanan. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Chester, balang araw maiintindihan mo rin ako. Aniya sa malumanay na boses, dahilan upang bahagya pang mapanguso ang anak niya. Kailangan kong magtrabaho hindi dahil sa ayaw ko kayong alagaan. Kailangan kong magtrabaho para makatulong sa tatay mo. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na kulang ang sweldo ng tatay, hindi ba? Kailangan kong magtrabaho para sa inyo anak at para na rin makabawas sa mga gastusin dito sa bahay. Lumuhod siya sa harap ng anak upang maglibel ang mga mata nilang dalawa. Mahal ko kayong tatlo nila Michael, Chester. At gagawin kong lahat para mapag-aral ko kayong tatlo. Pangako niya pa. Mangingisda ang asawa ni Flora, habang siya naman ang kumakayod araw-araw upang ibenta lahat ng huli nito sa bayan. May mga pagkakataong mahina ang kita, o hindi naman kaya ay walang huli. Dulot ng masamang panahon, kaya naman minsan ay wala silang nagagawa kung hindi ang magdildil ng asin. Hindi na rin kaya ng asawa niya na mag-provide sa gastusin sa bahay, lalo na at nag-aaral pang tatlo nilang anak sa elementarya. Mahirap para kay Flora ang desisyong ito. Gustuhin niya mang umatras, ngunit hindi niya rin naman magawa dahil nga sa naipangako niya sa mag-asawang pagsisilbihan niya na ngayon ang luwas niya sa Maynila. Natatakot din namang mag-iba ang tingin nito sa kanya. Lalo na't minsan na rin siyang natulungan nito noon. Hayaan mo. Aniya pa na nakakuha sa atensyon ni Chester. Pagdating ko sa susunod na buwan, bibilhan ko kayo ng mga laruan. Ipagluluto ko kayo ng masasarap na ulam. Kakain na tayo ng baboy. Ayaw niyo ba yon? Hindi po namin kailangan ng laruan, Nay. Hindi rin po kami naghahangad ng masarap na ulam. Isda nga lang po, sapat na sa amin, Nay. Sagot nito sa kanya na ikinatikom niya ng bibig. Hindi po namin kailangan ng magarbong mga abubot. Kailangan po namin ng ina. Nang dahil sa sinabi nito, hindi na nagawa pa ni Flora ang sumagot sa anak. Oo, at nakukuha niya ang ipinupunto ng anak. Ngunit hindi niya iyon ipinakita sa maliit na bata. Nandito na sila. Aatras pa ba siya? Gayong bukas na ang nakatadhana niyang pagluwas. Nay!
mabilis na tumakbo si Michael patungo sa direksyon ng dalawa. At agad na yumakap sa binti ng ina. Ang sabi po ni Timothy, aalis kayo, Nay? Tanong nito bago naluluhang tumingala sa kanya. Nay, hindi ko gusto. Ayoko, Nay. Huwag mo kaming iwanan. Huwag mo kaming iwanan, Nay. Anak. Sino na magtatanggol sa akin kapag nawala ka? Patuloy pa nito sa pag-iyak. Wala namang nagawa si Flora kung hindi ang lumuhod sa sahig at muling yumakap sa bunso niyang anak. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang asawa niya ngayon ay nakatitig sa direksyon nilang tatlo. Labag din sa kalooban ng asawa niya, nahayaan siyang makaalis. Ngunit nang dahil sa pagmamatigas ni Flora, wala na rin silang nagawa pa kung hindi ang hayaan nito. Huwag mo nang intindihin ng mga bata. Ako nang bahala sa kanila. Saad ni Gilbert nang inihatid siya nito sa terminal kinabukasan. Alam mo naman ang mga bata, Flora. Minsan may kadramahan sa buhay. Biro pa nito na marahan niyang tinawanan. Osha, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Bilin pa ni Flora na marahan naman itong tinanguan kahit na mababa ka sa mukha ng asawa ang lungkot. Yung gatas ni Michael, iniwan ko na lang sa taas. Kapag nagising mamaya, painumin mo na lang. Sa hapon may klase si Timothy. Si Chester naman ay may project na kailangang ipasa sa susunod na linggo. Oo na, Flora. Hindi pa't napag-usapan na natin ang tungkol sa mga ito kahapon? Tanong nito na tinanguan niya. Gusto ko lang namang ipaalala sa iyo ang lahat. Baka kasi nakalimutan mo. Tingin mo sa akin, Ulyanin? Asik nito na natatawa niyang inilingan. Basta't yung billing ko sa'yo kagabi, ha? Kapag pinagod ka, umalis ka kaagad. Kapag tinrato kang iba, takbuhan mo na. Tandaan mo yan, Flora. Nagpunta kang tao doon. Kaya nararapat lang na tao ang ituring nila sa'yo at hindi isang hayop. Ano ka ba, Gilbert? Mababait na tao yung mga yon. Saad ni Flora. Ilang sandali pa muna silang nag-uusap bago nagdesisyong sumakay ng bus si Flora. Mula sa bintana, pinagmasdan ni Flora si Gilbert habang unti-unting bumibilis ang takbo ng bus. May ilang oras na din ang tinagal ng biyahe niya hanggang sa tuluyan na nga silang nakarating sa Maynila. Hello, ikaw ba si Flora Vasquez? Tanong ng isang ginang na lumapit sa kanya sa terminal. Mabilis siyang tumayo sa kinausap niya at kaagad na sinalubong ang ginang na yon. Magandang umaga ho. Opo, ako po si Flora. Thank God. Ang akala ko nga'y hindi ka nasisipot eh. Biro pa nito sa kanya. Inaya ng ginang si Flora na maglakad patungo sa isang Fortuner na naghihintay sa kanilang dalawa. Nang makapasok silang dalawa sa loob ng sasakyan, doon lamang nagkaroon ng diskusyon sa pagitan nilang dalawa. Ako nga pala si Clara at ito naman ang asawa kong si Lloyd. Pakilala niya sabay turo sa Ginoong nagmamaneho ng sasakyan. Manager ako sa isang kumpanya. Hindi ganong kalaki pero kilala. Ito naman si Lloyd, ganyan lang ang itsura niya. Pero engineer yan. Biro pa niya na tinawanan na lang nila. Muling lumingon si Clara kay Flora at biglang gumiti mula sa front seat. Sa bahay wala kang ibang gagawin kung hindi ang magluto, maglaba, maglinis at mag-alaga sa kaisa-isa kong anak. Paliwanag nito na marahan niyang tinanguan. Huwag kang mag-alala, Flora. Hindi rin naman alagain ang anak ko. Kailangan lang talaga namin ang magkakasama sa bahay. Lalo na't medyo hectic din ang schedule naming dalawa ni Lloyd. Tuwing weekdays lang naman ang pasok ni Sheena sa school. Tuwing Saturday, nag-aaral lang siya sa kwarto niya at tuwing Sunday, nagsisimba lang kami. Huwag ka mag-alala dahil every Sunday nandito naman kami ni Lloyd kaya overall, baka hindi na rin kayo magkasalubong ni Sheena. Mabait naman ang anak ko, Flora. Minsan nagsusuplada, lalo na kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya pero alam kong magkakasundo rin kayong dalawa, lalo na kung masipag ka talaga. Marami pa itong pinaliwanag sa kanya na pinakinggan niya na lang. Alam niya kasing magagamit pa niya lahat ng mga iyon, lalo na kapag nag-start na siya sa trabaho bukas. Dito ang salas at nasa taas naman ang magiging kwarto mo.
Itutour na kita ngayon, Flora. Pasensya ka na ha, may pasok kasi kami bukas ni Lloyd. Baka hindi ka na namin maasikaso bukas. Paliwanag pa nito at marahan niyang tinanguan. Pumasok sila sa kitchen at katulad ng inaasahan niya, muli na namang pinaliwanag ni Clara ang tungkol sa use ng mga gamit na naroon. Kapag gagamit ka ng kalan, always on this one. Paliwanag pa nito. Ang gamit niyan para hindi kumalat ang gas sa kusina. Diba may times na sumisingaw ang gas sa tuwing i-on natin ang stove? Ito ang use ng button na naririto. Nang matapos sila sa kitchen, doon lamang sila nagdesisyong umakyat sa taas kung nasaan ang kwarto ni Sheena. Sheena, narito na kami! Paalam ni Clara bago niya binuksan ang pintuan ng kwarto ng bata. Naabutan nila si Sheena na nakadapa sa malapad nitong kama. Tulad ng nakagawianan ng mag-asawa, abala na naman ito sa pagbabasa ng libro. Bahagya pang umuwi si Clara bago ito nagdesisyong pumasok kasama ni Flora. Sheena, baby, this is our new nanny. Pakilala nito. Dahilan upang maayos na umupo si Sheena at agad na lumingon sa ginang na nasa harapan niya. This is Yaya Flora. From now on, dito na siya titira kasama natin. Siyang maghahatid sa iyo sa school kasama si Manong Lucio. Siya rin ang magpe-prepare ng breakfast mo simula ngayon. Kapag may kailangan ka, sa kanya na magsasabi, okay? Okay, mommy. Sagot ni Sheena bago tumalikod sa dalawa. Pabuntong hiningang lumabas ang dalawa mula sa kwarto ng bata bago nagdesisyon si Clara na lumingon kay Flora. Don't worry, dahil ganyan talaga ang ugali ng batang yan. Medyo snob, kaya walang masyadong kalaro sa eskwelahan. Saad nito na tinanguan ni Flora. Huwag mong sasabihin kay Lloyd na sinabi ko sa'yo to, ha? Yang si Sheena, muntik nang makidnap yan last year. Kung kani-kanino kasi sumasama. May magpakilala lang na bagong nani sa kanya, sasama na kaagad. Alam mo na, bata kasi kaya mabilis utuin. Lumingon si Clara kay Flora at agad nang umiti. Hopefully makasundo mo ang anak ko. I forgot to mention sa'yo earlier na lahat halos ng mga nani na hinayar namin nung nakaraan, bigla na lang nag-back out without valid reasons. Kaya nga thankful ako kasi nagpakita ka kanina sa terminal. Hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Sheena nang magsimula siya kinabukasan. Sa tuwing maglalakad ito, sinasadya nitong bilisan ang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa crowd. May nakita po ba kayong ganitong kalaking bata? Nakapigtail ang buhok at may suot na backpack na kulay pink? Tanong niya sa babae na kausap niya. Nako, wala eh. Litong nagtungo si Flora sa parking lot ng eskwelahan at halos makahinga siya ng maluwag nang makita niya si Sheena na nakaprenteng nakaupo sa backseat ng sasakyan. Diyos ko, kang bata ka! May 30 minutos na ako naghahanap sa'yo dun sa loob. Nandito ka lang pala. Biro niya na nagmistulang reklamo. Ngumuwi si Mang Lucio sa kanya bago nila magkasabay na pinagmasta ng batang ngayon ay walang ibang inatupag kung hindi ang maglaro sa iPad na hawak niya. May mga pagkakataong namimiss niya ang mga anak sa probinsya, kaya naman sa tuwing tatawag siya sa numero ng asawa, agad na nangingilid ang mga luha sa mata niya bago pa man niya maiusal ang mga salitang gustong gusto niyang sabihin sa mga anak niya. Mahal ka rin po namin, nanay! Sagot sa kanya ni Chester na ikinangiti niya. Mag-iingat ka po dyan, okay? Kayo rin mga anak, huwag niyong pababayaan ang bunso, ha? Siyempre naman ay. Agad na napahinto si Sheena sa paglalakad nang madaanan niya ang kwarto ni Flora. Nakita niya itong panay sa pagpahid ng luhang dumaloy sa pisngi niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng awa para sa ginang. Awa dahil sa halip na alagaan ang sarili niyang mga anak. Nandito siya para alagaan siya. Nandito siya para kumita ng pera. Ngunit anong ginagawa niya? Medyo may katandaan na si Flora, kaya naman baka sa mukha nito ang pagod, lalo na sa tuwing makikita niya itong tila ba hinihingal pagkatapos ng magsampay ng mga basang damit. Bakit po kayo nandito? Kunot noong tanong ni Sheena.
Tuwing gabi ay nagbobolontaryo si Flora na basahan ng libro si Sheena bago pa man ito matulog. Nasanay na rin nito ang bata kaya naman sa tuwing kakatok si Flora sa pintuan ng kwarto niya, sa tuwing papatak ang alas 7 ng gabi, agad niya itong pinagbuksan ng pinto. May 2 buwan na si Flora sa pagsiservisyo sa pamilya niya. Ngunit ngayon niya lang ito naisipang tanungin ang tungkol sa trabaho niya rito sa bahay nila. Kailangan ko kasi ng pera para sa mga anak ko. Sagot ni Flora sa kanya bago natutuluyang sinarado ang storybook na ibinigay ni Sheena kanina. Mahirap ang buhay sa probinsya, iha. Sa totoo nga lang, ayaw ko silang iwanan. Wala lang talaga akong choice. Isang salyap lang ang ginawa sa kanya ni Sheena bago ito bumuntong hininga sa sinabi niya. Ang swerte po siguro ng mga anak niyo sa inyo, Yaya Flora. Aniya na ikinangiti na lang ng ginang na nakaupo sa gilid ng kamang kinahihigaan niya. May nanay silang handang magsakripisyo para sa kanila. Iswerte ka rin naman sa mga magulang mo, iha. Tulad ko, ginagawa lang din ng mami at daddy mo lahat ng makakaya nila para lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Sinasabi mo lang po yan dahil nagtatrabaho ka sa kanila. Hindi, totoo yan, anak. Pagtanggi ni Flora nang may ngiting nakaukit sa labi niya. Saksi ako sa kung paanong binubuhos ng mga magulang mo lahat ng effort at pagod nila sa trabaho para lang mabigyan ka ng ganitong klaseng buhay. Hindi ka ba thankful para sa lahat ng to? Ang kaso po sa akin, Yaya, hindi po ako naghahangad ng ganitong klase ng mga bagay. Aniya na ikinanguso ni Flora. Gusto ko po ng oras nila. Hindi ko kailangan ng magarbong mga bagay. Gusto ko po ng atensyon at pag-aalaga nila. Nang dahil sa sinabi nito, hindi tuloy na iwasan ni Flora na magbalik tanaw sa kung anong sinabi rin sa kanya ni Chester noon bago pa siya lumuwas ng Maynila. Hindi niya tuloy na iwasang makaramdam ng sakit para sa mga anak niya at para na rin sa batang nasa harap niya. Nandito naman ako, Sheena. Sagot sa kanya ni Flora, dahilan upang malungkot na lumingon sa kanya ang bata. Habang nandito ako, ako mag-aalaga sa'yo. Ako magbibigay ng atensyon para sa'yo. Ginagawa naman ng parents mo lahat ng kaya nilang gawin para sa ikabubuti rin ng buhay mo sa hinaharap. Kaya habang wala sila, dito lang ako maglalagi. Hinding-hindi kita iiwanan. Nakakatawa lang isipin na nagagawa niyang alagaan ang anak ng iba, pero hindi niya man lang magawang alagaan ang sarili niyang anak. Tulad ng sakripisyong ginagawa ni Clara at Lloyd para sa anak nilang si Sheena, ganun din ang sakripisyong ginagawa ni Flora sa mga anak niyang nasa probinsya. Tama nga lang bang sisihin ang pagkukulang ng mga magulang? O ang mundo at kapalaran ngang talaga na may kasalanan? Happy birthday, Sheena! Bati ni Flora bago nagpaputok ng party poppers na ikinalaki ng mga mata ni Sheena. 5 taon ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat ng yon. Nakapagtapos na sa elementarya ang mga anak ni Flora at ganun din ang alaga niya si Sheena. Kaya naman hindi mapagsidla ng tuwang namamayani sa mukha niya habang hawak-hawak ang chocolate cake na bilinin niya para sa dalaga. Paano niyo po nalaman birthday ko ngayon? Natatawang tanong ni Sheena bago lumapit sa yaya nitong si Flora na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang manatili sa postura niya. Don't tell me, sinabi po sa inyo ng parents ko. Sa katunayan nga ay wala namang nabanggit sa kanya sila Clara. Ayaw niya namang magpabida sa dalawa. Kaya naman sa halip na umiling upang sirain ang araw ng dalagita, ngumiti na lang ito at tumangu sa kanya. Thank you so much, Yaya Flora. Natutuwang sambit ni Clara nang binanggit ni Flora ang tungkol sa mahalagang selebrasyon ngayong araw. Mundi ko nang makalimutan na ngayon palang birthday ng unika iha ko. Kunot-noo siyang lumingon kay Lloyd na ngayon ay abala na sa pag-order ng birthday cake para kay Sheena. Ito kasing lalaking to, walang silbi. Sinabi ko na sa'yo kaninang umaga na birthday ng anak mo, hindi ba? Singhal naman ni Lloyd na pasikretong iniwaan ni Flora.
Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na hectic din ang schedule ko? Aba, hindi lang ikaw ang may hinahabol na deadline, Clara. So, ako pa ngayon ang may problema, Lloyd. Mawalang galang na po. Sabat ni Flora, sabay pagitna sa dalawa na mukhang magbabalyahan na. Hindi po ngayon ang tamang oras para magsisihan. Hindi po alam ni Sheena na nakalimutan yung tungkol sa birthday niya. Kaya may oras pa po para ayusin ang lahat. Nang sandaling iyon ay agad ding dumating ang mga pagkaing in-order ni Lloyd para sa anak. Nakangiti nilang kinatok ang pintuan ng kwarto ni Sheena at nang sandaling buksan nito ng dalaga, doon na sila nagdesisyong kumanta. Happy birthday, anak ko! Mahal na mahal kita, baby! Paulit-ulit na sambit ni Clara, sabay halik sa pisngi ni Sheena na ngayon ay hindi na mapagsidla ng ngiting nakaukit sa labi. Pasado alas 12 na ng madaling araw nang magising si Flora sa isang marahang katok sa labas ng kwarto niya. Mabilis siyang nagtungo dito upang pagbuksan ng kung sino mang kumakatok mula sa labas. Sheena? Gulat niyang tanong nang makita ito sa harap ng pintuan niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba makatulog? Anong oras na? Gusto mo bang tumabi ako sa'yo? No. Natatawa niyang sambit na ikinatigil ni Flora. I'm not a kid anymore, Yaya. Umayo siya sa pagkakaupo at muling tumitig sa ginang na ngayon ay tila ba nagugulahan pa rin sa inasal niya. Alam ko pong kayo talaga ang main reason kung bakit naalala ng parents ko ang birthday ko ngayon. Nandito po ako para magpasalamat, Yaya Flora. Hindi, iha. Pagtangki niya. Kaninang umaga pa lang, alam na ng daddy mo na birthday mo. Sa katunayan nga lang ay silang nagsabi sa akin. Di niyo po sila kailangang pagtakpan, Yaya Flora. Dahil nung una pa lamang, alam kong ganito na ang mangyayari. Sad nito, dahilan upang bumagsak ang mga balikat ni Flora. Don't worry dahil hindi ko naman sasabihin sa kanila. Ayaw ko rin naman pong magkaroon ka ng problema. Ayokong sisihin nilang sarili nila. Gusto ko happy-happy lang. Hinawakan niyang kamay ni Flora bago umiti ng pilit sa ginang. Thank you for always being there for me. Nang dahil sa'yo, Yaya Flora, nabawasan na hinanakit ko sa kanila. Saad ito bago nakangiting nagbaba ng tingin. Ngayon ko lang na-realize na baka tama ka. Nang dahil sa sobrang sipag nila sa trabaho para paghandaan ng kinabukasan ko, nakalimutan nilang tungkol sa akin. Nakalimutan na nilang may anak sila na naghihintay sa kanila tuwing gabi. Nakalimutan nilang may isang batang naghahangad ng pagmamahal nila. Thank you, Yaya Flora. Ngayon ko lang na-realize ang lahat na hindi dapat ako makaramdam ng galit para sa kanila dahil ginagawa lang naman nila ang lahat ng paraan na alam nilang makakatulong sa akin. But because of you, Yaya, natutunan kong maging considerate sa mga sakripisyong ginagawa nila para sa akin. Noong gabi ring yon, ang tahimik at matiwasay na pag-uusap na yon ay nauwi sa madamdamin at nakakaiyak na tagpo. Kinabukasan ay nasa magandang mood ang mag-asawa. Ganon din si Sheena, na ngayon ay tila ba tuwang-tuwa pa rin sa efforts na ginawa ng parents niya para sa kanya. Nag-schedule leave kami ng daddy mo, anak! Saad ni Clara bago pa sikretong sumulyap kay Lloyd at numiti. Pupunta tayo ng Palawan ngayon! Bakit naman biglaan, Mommy? Eh di ba birthday mo kahapon, anak? Tanong ni Lloyd sa anak na tinagunan nito. This is our special gift for you. Gusto lang naming makabawi sa'yo. Pasensya na kung gabi na tayo nag-celebrate last night, ha? Hindi lang talaga kinayang ihabol sa deadline lahat ng paperwork sa opisina. Eh, hindi ko po kailangan mag-out of town, Dad. Saad ni Sheena. Dahilan upang magkatinginan pa ang dalawa. Gusto ko pong magstay sa bahay kasama nyo. Pero anak, gusto ko lang po ng quality time with you too. Maliban doon, wala na. Saad ni Sheena bago ngumiti sa dalawa at nagpatuloy sa pagkain ng umagahan.
Sa paglipas ng maraming taon, tuluyan na ngang nakuha ni Flora ang tiwala ng mag-asawa. Pangalawang ina na rin ang turing sa kanya ni Sheena, kaya naman labis ang tuwang nararamdaman ni Clara nang makarating sa kanya ang balitang iyon. Hanggang sa nakapagtapos na nga ng high school si Sheena at dahil yan sa sipag at sakripisyo ng mga magulang niya. Nang dahil sa nangyari, tila ba muli lamang napagdugsong ng dalawang nawawalang sinulid para lamang magkaayos si Sheena at ang mga magulang niya. Lahat ng iyon sa tulong ni Flora na halos 9 na taon na ring naninilbihan sa pamilya nila. Ang sabi mo nung nakaraan ay nakapagtapos na ng high school ang mga anak mo. Saad ni Lloyd nang makausap niya si Flora. Ah, opo, magtatrabaho na po sila ngayon. Umangat ang kilay ni Lloyd nang dahil sa narinig. Trabaho? Anong trabaho naman? Hindi ba't high school pa lang ang natapos nila? Opo, sir. Gusto po kasi nila makatulong muna sa tatay nila sa probinsya. Bukod po ron, wala po kaming sapat na pera para mapag-aral sila sa kolehiyo. Eh, hindi pa po sapat ang ipon ko para mapag-aral ang isa sa kanila. Kami nang bahala sa tuition fee nila, Flora. Ano ka ba? Natatawang sabat ni Clara. Dahilan upang manlaki ang mga mata ni Flora nang dahil sa narinig. Oo, tama ka. Tama ka sa narinig mo. Kami na ni Lloyd ang bahala sa pag-aaral ng mga anak mo. Kahit anong kursong kuhanin nila, kami ang sasagot. May kilala rin kaming dean sa isa sa mga malalaking universidad sa probinsya ninyo. Malay mo makahingi tayo ng tulong sa kanila at mabigyan ng scholarship ang mga anak mo, hindi ba? Naku ma'am, hindi na po kailangan. Tanggapin mo na, Flora. Saad naman ni Lloyd bago umiti sa ginang. Bilang kabayaran na rin sa lahat ng naitulong mo sa amin ng pamilya ko. Tanggapin mo na ito, Flora. Kung nahihiya ka, then isipin mo na lang na ikakaltas namin sa sweldo mo lahat ng tuition fee nila. Pero halimbawa lang yon, dahil hindi naman talaga namin gagawin. Dagdag pa niya na animong pabulong sa huling salitang sinabi niya. Talaga namang tempting para kay Flora ang mga pakulo ng dalawa. Tama nga bang tanggapin ang lahat ng yon? Ayaw niya namang magmukhang masama kung sakali mang tanggapin niya lahat ng ino-offer ng mga ito. Oo, malaki ang naitulong ng mga ito sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa pamilya nila, baka nga hanggang elementarya lang ang tinapos ng mga anak niya. Magiging kalabisan nga ba kung tatanggapin niya ang offer nito sa kanya? Yaya Flora, drain na ako. Naiiyak na sambit ni Sheena bago nito binagsak ang katawan sa kama nito. Kung alam ko lang na magiging ganito kadugo ang medicine, edi sana nag-teacher na lang ako. Dagdag pa niya. Walang ibang nagawa si Flora kung hindi ang matawa ng dahil sa inaasal ni Sheena. Bata pa lang ito ay siya nang nag-aalaga dito. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nag-inerte ito sa kursong kinuha niya. Kaya naman hindi niya naiwasang matawa na nakakuha sa atensyon ni Sheena. Yaya, hindi ako nagbibiro. Alam ko, iha. Natatawa lang ako. Natatawa niyang sambit bago umiling sa animong katuwa-tuwa ang sinabi ni Sheena kanina. Parang ikaw yung panganay kong anak. Madali lang daw ang chemical engineering, madali lang daw. E tingnan mo kung nasan ngayon. Nandun pa rin. E matalino po ang anak ninyo, Yaya. Hindi katulad ko na nursing na nga lang, hindi pa magawang matapos. Pabuntong hiningang lumapit at umupo si Flora sa gilid ng kama ang kinahihigaan niya. Agad namang napangiti ang ginang nang makita niya ngumuso si Sheena nang dahil sa ikinilos niya. Walang madaling kurso sa mundo, anak. Kanya-kanyang diskarte lang yan para makatapos. Alam mo ba, sa tuwing sumusuko ang mga anak ko sa pag-aaral, palagi kong pinapaalala sa kanila na minsan lang ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng langit. Oo, may mga pagkakataong nahihirapan tayo, pero yung hirap na nararanasan natin, saglit lang yun. Kung nasa gitna ka na, bigla kang umatras, sa tingin mo ba, hindi ka magsisisi sa dulo? Lahat ng bagay sa mundo mahirap. Walang madali, ika nga nila.
Maniwala ka sa akin, Iha. Kapag nagpatuloy ka lang, hindi mo na mararamdaman ang sakit kapag nasa dulo ka na. Baka nga tawanan mo na lang lahat ng pagsukong dumaan sa isip mo noon noong mga panahong nag-uumpisa ka pa lang. Nagdahil sa sinabi ni Flora, wala tuloy nagawa si Sheena. Kung hindi ang tumango at muling bumangon upang magpatuloy sa pagre-review. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral ng nursing, sa wakas natapos na rin ni Sheena ang kurso niya. At di lang doon natapos ang lahat. Dahil nang matapos sa kursong kinuha niya, umattend siya ng 4 years sa medical school. Pagkatapos nito ay agad niyang tinapos ang residency niya sa isa sa mga pribadong ospital sa Maynila. Proud na proud talaga ako sa iyo, Iha. Saad ni Clara, sabay lagay ng bulaklak sa leeg ni Sheena. Agad na lumaki ang ngiti ni Sheena nang makita niya sa kumpol ng mga tao si Flora, kasama ng kambal niyang anak at ng asawa niya. Agad siyang lumapit sa asawa at binigyan nito ng isang halik, bago lumipat ang tingin niya sa dalawang bata. Nakikita niyo ba to? Doktor na ang mami ninyo! Hindi ba nakaka-proud? Natatawa niyang sambit na ikinangiti ng mga ito. Marahan siyang umalis sa pagkakaluhod upang yakapin si Flora na ngayon ay malungkot na umiti sa kanya. Bakas na ngayon ang katandaan sa mukha ni Flora. Kung dati ay hindi pa visible sa mukha nito ang katandaan, ngayon naman ay halatang halata na ito. Halos may 2 dekada na rin nagseserbisyo si Flora sa pamilya nila at 2 taon na lang ay malapit na itong tumuntong ng 60 years old. Ang mga magulang na rin mismo ang nagsuwestiyon kay Sheena na patigilin na sa trabaho si Flora. Hindi lamang siya ang nakapansin ng katandaan ni Yaya Flora, ang mga magulang rin niya. Pagkatapos kasing tumuntong ni Sheena sa residency, nagpakasal na siya sa long-term boyfriend niya at nang sandaling biyayaan ng mga anak, hindi na siya nagdalawang isip pa na kuhanin ni Flora dahil si Flora lang din ang pinagkakatiwalaan niya. Anak na siya kung ituring ni Flora noon, kaya naman nasisigurado niyang anak na rin kung ituring ni Flora ang mga anak niya. Congratulations sa'yo, Sheena! Mahinang sambit ni Flora na ikinangiti niya bago tuluyang niyakap si Flora na ginantihan naman ito. Hindi talaga ako magsasawang purihin ka, Sheena. Ang galing-galing mo talaga. Mas magaling ka, Yaya Flora. Dahil ni minsan, hindi mo ako sinukuan. Sagot nito kay Flora bago siya nito niyakap. Agad na nanlaki ang mga mata ni Flora nang hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Hindi na bago sa kanya ang yakapin ni Sheena, pero sa pagkakatanda niya, ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na niyakap siya nito ng ganito kahigpit. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng pananaba ng puso. Utang ko sa iyo lahat ng ito, Yaya Flora. Mahina niyang bulong na ikinatawa ni Flora. Wala kang utang sa akin, Iha. Ako may utang sa iyo at sa buong mong pamilya. Sagot nito na nakangiti niyang ikinapikit. Ikaw at ang mga magulang mong dahilan kung bakit hindi na kami naglalagay sa tabi ng dagat. Ako ang may utang sa iyo at sa pamilya mo. Hindi na napigilan ni Sheena ang maluha, lalo na nang mahimigan niya sa boses ni Flora ang panghihina. Mahirap para sa kanyang pagkawalan ang dati niyang tagapangalaga. Pero kung ito ang natitiyak niyang ikabubuti para sa kalusugan nito, then sa tingin niya, ito na rin siguro ang tamang pagkakataon upang palayain ang dating tagapangalaga. Magandang desisyon yan, anak. Sagot ni Lloyd sa kanya nang ito naman ang tinanong niya ukol sa desisyon niya. Medyo may katandaan na rin si Flora. Tulad namin, kailangan niya na rin ng pahinga. Kailangan niya ng magretiro. Matagal ding na malagi si Flora sa pamilya natin, ano? Sabat naman ni Clara, kasabay ng paghigop sa tasa ng kape na hawak niya. Bihira lang ang mga taong umaabot ng 2 dekada sa paninilbihan sa isang pamilya. Sobrang swerte nga natin sa kanya. Niminsan hindi man lang gumawa ng ikagagalit ko yung babaeng yon.
Sa tuwing may kailangan ako, palagi siyang nandyan. Sa tuwing may pupuntahan ako, palagi siyang kasama. Siya rin ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako sa kursong minsan ko na rin sinukuan. Saad ni Sheena, sabay iling sa dalawa na may ngiti sa labi. Minsan napapaisip ako kung ano kaya ang regalong pwede kong ibigay sa kanya bilang kabayaran sa lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya natin. Magandang ideya yan, anak. Dagdag naman ni Lloyd bago sumandal sa kinauupuan niya. Bakit kaya hindi mo bilhin para sa kanya yung mga bagay na alam mong ikatutuwa niya talaga? Tulad ng teddy bear? So siya ni Clara, dahilan upang samaan siya ng tingin ni Lloyd. Of course, nagbibiro lang ako, Han. Sobrang arte mo naman. Bagay na alam niyang ikatutuwa ng dati niyang tagapangalaga. Ang natatandaan niya lang na sinabi nito noon ay gusto niya raw bumili ng bahay na nakapangalan sa kanya. Bahay at lupang alam niyang para sa kanya. Yung masasabi niya talagang para sa kanya. Bahay at lupa kaya? May kailangan ka ba, Iha? Tanong ni Flora nang dumaan siya sa kwarto ng alaga. Natapos ko na nga palang pagpapaligo dun sa dalawang bata. Okay na rin yung adobong nirequest mo sa akin kanina. Naplansya ko na rin yung uniforming dadalhin ni Renato bukas sa kampo. Yaya Flora? Putol ni Sheena sa kanya, dahilan upang bahagya pa siyang mapaayos mula sa pagkakaupo. Hindi ka po ba napapagod? Nang dahil sa narinig na tanong mula sa dalaga, hindi na naiwasan ni Flora makaramdam ng kuryoso. Agad na nangunot ang noon ni Flora nang marinig niyang tinanong nito. Bakit naman ako mapapagod, anak? Tanong nito sa alaga na ikinanguso na lang nito. E kasama ito sa trabaho ko. Ngumiti si Sheena sa matanda bago ito nakangiting umiling na mas lalong ikinakunot ng noon ni Flora. Tingin ko po, sapat na yung dalawang dekadang paninilbihan niyo sa bahay na to, Yaya. Saad niya dahilan upang bahagya pang manikip ang dibdib ni Flora nang dahil sa lungkot. Tinatanggal na kita. Pasensya na po. Hindi ko maintindihan, Sheena. Mabilis na lumakad si Sheena patungo rito upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap na ikinagulat naman ni Yaya Flora. Sobrang hirap mong pakawalan, Yaya. Sambit niya bago natatawang pinunasan ang mga luhang lumandas at dumaloy sa pisngi niya. Tinatanggal kita. Hindi dahil sa may nagawa kang kasalanan. Tinatanggal kita dahil gusto kong makapagpahinga ka na. Alam kong hindi lang kami ang nangangailangan sa'yo, Yaya Flora. Kailangan ka ng buong mong pamilya. Alam kong makasarili kami dahil hindi ka man lang namin naisip. Hindi namin naisip na may naghihintay din pala sa pag-uwi mo. Sheena, bukas na bukas din, ihahatid ka namin ni Renato sa probinsya ninyo. Gusto naming ibalik sa inyo lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa pamilya namin. Kung may magagawa nga lang kami para bayaran lahat ng sakripisyo mo, ginawa na sana namin. Eh, hindi na kailangan, Iha. Natatawang sambit ni Flora, dahilan upang bahagya pang mapanguso si Sheena. Yung mapagtapos ko lang yung tatlong anak ko sa kolehiyo, malaking tulong na sa amin yun, Iha. Kung hindi nga dahil sa mga magulang mo, baka nga hanggang ngayon ay nasa dalampasigan pa rin kami naninirahan. Gusto mo bang magkaroon ng bahay, Aya Flora? Gusto, pero hindi pa kaya ng budget namin. Nahihiyang sagot nito sa alaga na tinanguan naman ito. At saka wala namang problema sa amin ang kubo namin sa tabi ng dagat. Ang mahalaga lang talaga para sa akin ay ang makasama lahat ng anak ko. Pero hindi ko sigurado kung gusto pa rin nila ako makita ngayon. Agad na nangunot ang loon ni Sheena nang marinig ang sinabi nito. Bakit naman po?
Dahil may 2 dekada ko rin silang hindi nakikita ng personal. Sa tawag na lang ko mag-usap-usap kami. Minsan pa nga ay palagi silang abala sa kanikanyang trabaho. Eh, pahirapan pa kung makakuha ng bakanting oras para lang makausap sila. Walang sawang pinakinggan ni Gina lahat ng kwento ni Flora. Ginamit niya ang lahat ng mga impormasyong nakalap niya para lamang kontsabahin ang mga anak ni Yaya Flora. Ang 2 sa kanila ay abala sa trabaho, pero nakuhang kumuha ng leave para lang sa sorpresa bukas. Ang panganay naman ni Flora na si Chester ay kasalukuyang nasa Dubai para sa isang project. Kaya naman napaka-imposible na para sa kanyang umuwi upang sorpresahin din ang ina niya. Pero nangako naman ito na tatawag ito bukas para sa sorpresang hinanda ni Gina para kay Flora. Para saan naman to, Gina? Natatawang tanong ni Flora nang sandaling piniringan siya ng alaga niya sa mata. Bakit may ganito pa? Para surprise! Dahil ngayon mo lang nakita ang mga anak mo, diba? Sagot niya bago ngumiti sa 2 binata na ngayon ay naghihintay na sa harap ng bahay. Nang sandaling tinanggal ni Gina ang pagkakapiring sa mga mata ni Flora, agad na lumandas ang luha sa gilid ng mga mata nito nang muli niyang makita ang 2 anak. Tumakbo naman patungo sa direksyon nila ang 2 at mabilis na yumakap sa mahal nilang ina. Namiss ko kayo, mga anak! Naiiyak niyang sambit bago siya lumingon sa asawa niyang ngayon ay nakangiting nakatitig sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip at nagtungo sa direksyon ng asawa upang ito naman ang gawaran niya ng isang mahigpit na yakap na ikinatawa naman ito. Nasaan si Chester? Nasa Dubai. Pero nangako siya natatawag mamaya. Sagot ng asawa niya. Hindi lamang doon natapos ang sorpresa ni Gina dahil bago pa man matapos ang lahat, agad niya nang iniabot kay Flora ang susi ng bahay na binili niya kahapon lang. Welcome to your new home! Ngiti ni Gina, sabay lahad sa malaking bahay na nasa gilid nila. Dito na humagulgol sa tuwa si Flora. Mabilis niyang niyakap ng mahigpit si Gina na mas lalo lamang nitong ikinatuwa. Maraming maraming salamat sa iyo, Iha! Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Yaya Flora. Sagot ni Gina bago hinarap ang dating tagapangalaga na siya rin ang kusang nagpunas ng luhang dumaloy sa pisngi nito. Maraming maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin, Yaya Flora. Maraming salamat dahil binigay ka sa akin ni God. Kung hindi dahil sa'yo, baka nga hanggang ngayon ay hindi pa rin ako close sa mga magulang ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka nga hindi na ako naging doktor. Marami ako naging realization sa buhay. At dahil sa'yo yun, Yaya Flora. Kami dapat ang magpasalamat sa'yo, ma'am. Sabat ni Timothy bago naglakad patungo sa kanilang 3. Salamat sa pamilya ninyo. Dahil kung hindi dahil sa pamilya ninyo, baka nga high school lang ang natapos namin. Malaking naitulong ninyo sa amin ang pamilya ko, ma'am. Dagdag naman ang asawa ni Flora na ikinangiti ni Gina. Kaya maraming salamat din sa inyo. Hindi kailanman pinutol ni Gina ang koneksyon niya sa dati niyang tagapangalaga. Sa tuwing may kailangan siya, ang numero lang palagi ni Flora ang tinatawagan niya. Sa tuwing may bakante namang oras si Clara at Lloyd, hindi na sila nagdadalawang isip pa na bisitahin si Flora at ang buo niyang pamilya. Maging sila ay natuwa nang nalamang kay Gina galing ang bahay at lupang iniregalo sa dati nilang tagapangalaga. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Flora at ng asawa niya sa 2 na paulit-ulit namang tinanggap ng 2. Bandang huli ay na-realize din ni Flora na magandang desisyon din palang ginawa niyang paninilbihan sa pamilya ni Gina. Hindi lamang sila nito tinutulungan sa pinansyal, tinulungan din sila ng pamilya nito ng maraming bagay. Nang dahil sa nangyari, tila ba mas lalo lamang tumibay ang samahan ni Flora sa mga anak niya. Pagkatapos din kasi ng project ni Chester sa Dubai, doon lang ito nagdesisyong umuwi at magpa siyang doon na lamang magtrabaho sa Pilipinas
nang sa ganon ay mabantayan niya rin si Flora at mabigyan ng isang magandang buhay na alam niyang pinangarap din ito noon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, anong iyong napulot na aral? Pakilagay ng iyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa lahat na nakinig ng kwento ni Laila kahapon. Ang napili kong comment mula sa istorya natin kahapon ay galing kay Nora Ganda. Ang sabi niya, dapat huwag pairalin ng galit, lalo pa't hindi natin alam kung anong nangyari sa ating kamag-anak sa ibang bansa. Dahil kaming nasa ibang bansa, kalahating katawan ay nasa hukay. Maraming salamat, Nora Ganda. Sa lahat ng ating mga OFW, lagi po kayong mag-iingat at nawa po ay lagi kayong maging ligtas. Mabuhay po kayong lahat. Hihintayin ko ang inyong mga comments. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!